Yung unang gagawin natin is like when kung merong mag-a-attack sa yung parehong babae, like grab kanyang ganito. So ikaw yung attacker, ha? Yeah, ako yung attacker. Yung gagawin ni Christine is itatapon niya ako using proper technique. So bend your knee. Kahit malaki ka, ha? Yeah, kahit mas malaki ako sa kanya, kaya niya akong itapon. So go. Ay! Yeah. So there. Paano yung kahit mabigat, kailanin mo siyang ipatumba? Kahit mabigat siya, proper technique lang talaga. So, maghahanap kami ng isang volunteer na malaking tao. Para mapakita natin si Direk, na... Si Direk yun. Kuya. Direk. Direk, ito yung is for everyone. Ito yung second time mong pagka-hampas sa lupa. Yeah, ang si Direk kasi, isa sa mga, kung ano din yan mo, malaki. Naloloka si Christine kasi alam niya yung training masakit kaya. So, like, may ganitong kalaking tao. Yeah, okay, sorry. May ganitong kalaking tao na mag-a-attack sa akin. Lalayo ako dito sa kalaking tao ito. So, lapit ka ng konti, sir. Sige, so, yung gagawin niya is gagrab niya ako. Ganyan naman talaga kasi yung start, diba? Gagrab ka ng lalaki. Oo. So, yung gagawin ko is break ko yung grip and pass off. Ayan! Pangalawa na yan. Ayan! Medic! Medic! Oo, grabe. Medic! Sports niyan. So, pwede natin ipakita, like for example, na-dominate naman ng lalaki yung babae. Ayan na naman, yeah. Direk. Pwede din. So, higyan ako. Direk, ano kaya? Wait lang, tatawin mo natin. Direk, kaya pa? Si Direk, so si Kim na lang. Masakit. Oo, hindi siya. Masakit, oo. So, ganito yung mangyayari. Thank you, Direk. Rape scene, minsan, kapag like, nandito na, higa ka. So, nandito na, sasabihin nila na, wala na, ayan na, ma-rape na rapes, siya. Parang na-rape so, na yan. Or minsan, rape scene to, ha? Oh. Or minsan, gagawin ng lalaki, sasakalin niya yung girl. So, sakal. Ganyan. Ipit. So, ipit. Hawak sa kamay ko. And hips up. Tap. If I'm... Kung hindi niya bibitawan, kung hindi ng lalaki bibitawan tong kamay niya, yeah. Pag hips up niya, pag hips up mo, yeah, mababreak niya talaga yung dalawang bones ko dito. Ah! So, kailangan mag-grabe yung legs na ipitin ng bongga. So, hindi naman actually kailangan na strong yung legs mo. Basta proper technique lang. Alam mo lang yung ginagawa mo. Oh. So, yun. Yung ibang submissions. Ibang submissions, yeah. Ito naman, ibang submissions. Like, yeah, kapag makawala siya, yung gagawin ni Ah is... Gusto niyang patulugin yung nag-attack sa kanya. Okay. Yeah, ang gagawin lang niya is squeeze. Yeah, go. And... So, with that kasi, yung ginagawa ni Aa is triangle choke. Kung isi-squeeze niya talaga yon, mapapatulog niya ako or yung nag-attack sa kanya kasi chino-choke niya, kinaklog, parang kinatrap yung air. Yung pointers lang sa mga tao is... maghanap lang talaga ng magandang trainer. Kasi before, nung nag-Muay Thai ako, sabi ng trainer ko, kung gusto mo mag-MMA, kailangan mo ma-master yung jiu-jitsu. After nung sinabi ng trainer ko sa akin, pumunta ko kay Alvin Aguilar, after a year, ginawa na niya akong like, after a year, silver medalist na siya sa World Jiu-Jitsu. World, ha? Sa buong mundo, like silver siya. This year, nanalo siya. Grabe. Ikaw, may plano ka bang mag-compete? Oo. Well, actually, kasama ako dapat mag-compete sa kanila. Kaso, nagkaroon ako ng tubig at langis. So, kasi teammates kayo eh. Na-stop yung training ko. Mas nauna ako sa kanya. Yeah. Okay. Before ako umalis for my training camp, as in, tinatalo niya ako. As in, ako yung ginawa lang nila akong replacement dahil wala siya. Di naman. So, ayun. Hindi, pero kung interesado ka, di perso mo. Yes, oo po. After tubig at langis talagang, I will go back to training na. Para maraming ma-inspire sa inyo. Dahil, syempre, ang daming nakatingin sa inyo, right? Maraming tumitingala. So, alam mo, imbis na sa fashion, at for a change, ikaw, wala naman nag-expect na mapupunta ka dyan dahil, di ba, kikay-kikay ka lang na pretty-pretty. O ngayon, marami kang may inspire dyan. Wait, sa jiu-jitsu ba? Nakaya pala nila. Sa jiu-jitsu ba, meron may parang sa karate na may black belter? May yes, ganun. Yes. So, sa belt din, hindi yes. Sa kulay ng ano. Apo. Okay. Yeah, so, at saka alam mo, ma'am, she's, itong jiu-jitsu, hindi lang to para sa self-defense, kundi,
nakakapayat dito, di ba? Yeah. Sabi yeah. niya, 35 daw ang... Yeah, before I ako nag-start, 35 yung waistline ko. And then after like a year, 2 years na training, Oh. Alam mo, papayat ka naman talaga. Tignan mo, nilock lang yung jaw niya kanina. Napawis na, pawis na eh. Pero ulitin po namin, kailangan may proper training yes, kung magaganito kayo. Proper training ang kailangan. Hindi porket na panood niyo po ito dito sa TV, dito sa Magandang Buhay, at nakita niyo ginawa ko, hinip throw ko si Kim, kaya niyo nang gawin. Hindi po ganun yun kadali. Kasi kami, dumaan kami sa napakaraming trainings bago namin nakuha. Actually, ako, white belter pa lang po ako. Hindi pa po talaga ako marunong nang lagay na to, hindi pa talaga ako professional. So, imagine kung gagawin nyo lang to sa bahay nyo. Hindi po pwede. Kailangan po meron kayong professional trainer. Okay, thank you, Miss Kimberly. Thank you, Kimberly, and good luck. Thank you so much. Salamat.